Topic natin, medyo kakaiba po, psoriasis. Okay, bihira lang ito madiscuss. Ang psoriasis, isa siyang sakit sa balat. Itong sakit sa balat, ganito po itsura niya. Mapula, nagkakaliskis sa buong balat. Minsan talaga parang fish scales eh. Kaya pag bata pa nagkaka-psoriasis, minsan pinangdidirihan ng classmates. Nagkaka-emotional problem yung bata. Lalo na pag nagtatrabaho na, kailangan naka-long sleeve sila kasi puro kaliskis sila. Tapos dito rin sa balakubak, sobrang kapal. Diba? Kaya minsan, nahuhulog lahat yung mga balakubak o pag umupo sa silya, mahuhulog yung mga skin. Ano ba tong sakit na to? Una-una po, hindi nakakahawa ang psoriasis. Hindi siya infection. Walang virus, walang bacteria. Ang problema sa psoriasis, isa siyang autoimmune disease. Ibig sabihin, yung sarili mong katawan, sarili mong immune system, yung white blood cell mo, yung sundalo mo, imbis na inaaway ang kalaban, inaaway ng immune system mo ang sarili mo. Namamali siya. Akala ng immune system mo, kalaban yung balat. O, kaya ang bilis-bilis gumawa ng balat. Akala ng immune system mo, kalaban yung joints. Kaya sumasakit ang joints nila eh. Ano pa ba yung mga autoimmune disease? Psoriasis, lupus or SLE, rheumatoid arthritis, scleroderma, at marami pang ibang autoimmune disease. So, ganito po itsura niya. So, baka meron kayong kakilala o kamag-anak na may psoriasis, medyo iba ang gamutan nito. Okay? Maraming klaseng psoriasis ang common, yung nakikita yung mga scaly sa balat. Okay? Minsan sa buong katawan. Meron naman ang apektado yung mga kuko. Nasisira yung kuko, natatanggal yung kuko. Minsan nagsusugat yung psoriasis. Meron naman parang tuldok-tuldok lang. Meron parang pigsa-pigsa. Meron naman buong katawan na may psoriasis. Ito medyo malala, erythrodermic psoriasis. Tapos sa psoriasis, kung balat lang ang apektado, mas maganda sana balat lang, konti lang, mas mild yun. Diba? Yun lang nga may stigma eh. Kaya sinasabi ko hindi siya nakakahawa. Pero yung ibang tao, syempre, pag nakita, sabihin, ano ba yan? Diba? Ngayon, in 30% of cases, 3 sa 10 taong may psoriasis, merong medyo bad news. Ang ibig sabihin, bukod sa skin infect, na-affect sa psoriasis, 30% pati ang mga joints apektado. So 30% na may psoriasis, may psoriatic arthritis to. Maga ang kamay, maga ang joints, maga ang tuhod. Mas malala kung meron ng arthritis. Mas matindi ang gamutan. Okay? Anong cause ng psoriasis? Wala talaga may alam. Diba? Iba sabi sa stress. Iba sa emotion. Iba na sugat. Iba namamana. So, hindi malinaw ang cause ng psoriasis. Na-expose ba? Saan ba nang galing? Pero, minsan nagkakaroon na lang talaga. Ang problema sa psoriasis, normally, ang balat natin, di ba, nagpapalit ang balat natin every 30 days. Every 30 days, papalit siya. Magtatanggal siya eh. So, dahan-dahan siya. Di ba? Kung may sugat ka, 30 days, nawawala siya. Pero pag psoriasis, imbis na every 30 days ang palit ng balat, every 3 to 4 days, 3 araw lang palit siya ng palit. Kaya balat siya ng balat. Kaya pag umupo sila sa silya, kakalat yung balat. Dead skin cells. Pati sa balakubak, ang kapal-kapal, mauhulo. Kaya nahihiya sila. Yung na nangyari, misa nagtatakip sila, naglo-long sleeve sila. Yan ang sintomas, warning signs ng psoriasis. Eh, no? Tignan nyo itsura, ganyan po. Hindi siya nakakahawa po. Pwede nyo hawakan. Merong ang autoimmune eh. Yung katawan mismo ang sumisira dun sa cells natin. Misa nangangati, masakit ang joints in 30%, pati yung nails, pati may soreness. Compared sa ibang autoimmune disease, ang psoriasis, para sa akin, mas medyo okay-okay na siya. Mas mild siya compared sa lupus. Lupus kasi, minsan may kidney failure, may dialysis, may heart problem. Yung mga scleroderma, mas mahihirap din. So ito, merong mga mild na psoriasis, although pang matagalan din siyang sakit. Okay? Ano ngayon ang gamutan sa psoriasis? Pwede
ang gamutan talaga cream. Usually steroids cream ang binibigay, pero hindi naman pwede pang matagalan yung steroids cream. So ang home remedy natin, lagi nagmo-moisturizer sa buong katawan. Paulit-ulit, siguro every 30 minutes, ang moisturizer. Vitamin D base cream and ointment may tulong. Iba nagpapaaraw konti. Konting araw pwede ultraviolet light, makakatulong. Other home remedies na makakatulong. Doon muna tayo sa simple sa home remedies. Yun na nga, heavy cream. Petroleum jelly. Pwede yan. Thick moisturizer. Okay? Yung iba, turmeric. Turmeric, yung ginagamit sa curry, may tulong din. Pwede subukan. Yung iba, tea tree oil. Ginagamit siya pang shampoo, tea tree oil para sa balakubak. Yung iba, nilalagyan ng cream, tapos tinatakpan nila ng yung plastic wrap, Doc Lisa, parang pambalot sa pagkain. Nirarap nila ng plastic para hindi mag-evaporate yung moisturizer. Kasi nga, pag nag-evaporate, nadadry na naman. Omega-3 fatty acids, pwede makatulong, mga fish oil. Maraming isda kinakain, healthy foods, Mediterranean diet, tuturo natin. Yung aloe vera, may konting tulong din possible. Merong mga aloe vera gel and cream. So yan lang po yung home remedy na magagawa natin, plus yung mga healthy foods na kukwento ko. Pero pagpunta nyo sa doktor, syempre ang pupuntahan nyo, rheumatologist. Rheumatologist kung meron ng joint pain, dermatologist kung sa balat. At yung mga rheumatologist, nagbibigay sila ng matatapang na gamot kung malala na ang psoriasis. Tulad ng methotrexate. Medyo matapang siya, may side effect. Minsan, kaya lang walang choice kung malala yung psoriasis. Siya yung nagpapakalma Merong mga retinoids cream, merong cyclosporin, matapang din na gamot. Merong biologic treatment na mamahalin na nakakakalma. Pero mahal yun. May cure bang psoriasis? Gusto lang natin makontrol Oo. Medyo pang matagalan kasi ito. Diba? Mas makokontrol natin yung psoriasis, mababawasan din yung risk sa ibang mga sakit ng pamamaga tulad ng heart disease, stroke, diabetes, nababawasan din kung healthy ang kakainin natin. 3% ng tao may psoriasis, kaya common tong sakit na to. So, anong pagkain ang pwede sa psoriasis, tsaka sa mga autoimmune disease, lupus, scleroderma, rheumatoid arthritis? Ito po, yung healthy diet na sinasabi ko, maraming isda talaga. Puro isda, fish oil, tofu, pwedeng egg white, gulay, mani, may tulong po yan. Pag hindi gumanda pakiramdam nyo sa ganitong diet, dagdagan nyo pa ng maraming tubig, di ba? Para mas basa, hindi tayo dehydrated. Kung hindi man gagaling yung sakit nyo na psoriasis sa healthy diet, at least healthy diet siya, di ba? So, nabawasan naman ang risk mo ng heart attack, sakit sa puso, diabetes, di ba? Pati cholesterol, makokontrol sa ganitong healthy diet. So, may benefit na rin sa haba ng buhay. Okay? Ang bawal, siyempre, matataba, baboy, baka, taba, oily, sobrang matatamis, ayaw din natin, tsaka yung mga processed meat. Kasi yung processed meat, yung red meat and dairy, sila yung pro-inflammation. Mas nagkokos na pamamaga sa katawan, hindi lang sa psoriasis, pati sa mga sakit sa puso. Diba? Tsaka merong konting pag-aaral na cancer-causing yung ganito mga pagkain, kung marami. Lalo na kung may nitrites yan, na maraming saturated fat, bad cholesterol na nagpapamaga sa katawan. So ito yung mas gusto natin. Okay? So, ulitin ko po, hindi nakakahawa ang psoriasis. Merong mga psoriasis support group. Okay? Check nyo nila sa Facebook, SORPHIL ang tawag sa kanila. Psoriasis Philippines, na-meet ko yung iba sa kanila. Marami sa kanila, siyempre, nai-stress, nalulungkot, na pinagdidirihan ng tao. Hindi naman po. Ordinary sakit lang siya. Parang, yung iba may balakubak. Ito lang kasi autoimmune naman. Hindi nakakahawak. Pwede tumabi, pwede yumaka, pwede magkama. Hindi po siya nakakahawang sakit. Okay? Sana po nakatulong tong video para magbigay konting kaalaman tungkol sa psoriasis. Remove the stigma. Yan ang tagline nila. Huwag kasi sa Pilipinas, laging puro stigma Mahilig tayo magstigma, laging mahilig man loko. Hindi naman po sakit to, hindi naman siya. Wala namang kasalanan yung pasyente, mas kawawa nga. Kasi lalo sila nai-stress, lalo lumalala.
Ang psoriasis, ah, may time na in remission. Kalmado, pag-relax ka, pag-happy ka, minsan kumakalma siya. Hindi mo na kailangan na matatapang ng gamot. Okay? Good luck po. Sana nakatulong itong video. Dasal lang. At laging ingatan ang inyong kalusugan. God bless.